Hello guys, narito na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oasis Sarap Channel. So today tayo po ay gagawa ng ginataang bilo-bilo at ito po ay lalagyan natin ng iba't ibang kulay. Kaya tatawagin po natin ito na colorful na ginataang bilo-bilo. Actually, meron na po tayong video nito. Ginawa natin last year. Pero medyo maraming nag-request sa atin na ulitin natin yung paggawa nito kasi plano nila na ito yung ihanda nila sa bagong taon. Kasi nga, bilog-bilog at iba-ibang kulay. Okay, so, I'm sure guys, malilate ko nang i-upload ito kasi edit pa natin yung video. Kaya pwede nating sabihin na ito yung magiging pambungad natin na cooking video dito sa ating Net Cooking Channel. Okay, so kasabayan ito, gagawa din ako ng sumang malagkit kasi ito po yung talagang kapartner niya, yung sumang malagkit. Okay, so umpisahan na natin. So, una-una, meron po tayo dito na glutinous then, so, yung galapong. Kaya lang ito, parang dikit-dikit na siya. O, parang galapong talaga siya. Then, meron tayo dito na itong tapioca pearl. Ito po ay ilalagain natin. Iboboil natin ito. Ito ay mini tapioca lang. Para madali, kasi yung sago, yung malaki, medyo matagal yun eh. Meron din tayo dito yung kamote, sweet potato. So, ito po ay hihiwa-hiwain natin ng cubes. Okay, pwede rin yung bilog-bilog, para bilog siya. Then, meron tayo dito yung saging na saba, kaya lang itong ginawa natin. Ito po ay minatamis natin yung saging, para noon, hindi po siya maasim pag nilagay natin doon sa ginataan at saka firm na siya, hindi siya matutunaw pagka minatamis muna natin yung saging before nating ilagay. Meron din po tayo ditong jackfruit o langka. Lalagyan natin ito at syempre sugar. Kailangan natin ng sugar. Okay, white sugar. Itong gagamitin natin at gagamit po ako dito ng muntik na mahulog yung kamote. Itong ano ba ito? Ube powder. So, ito po yung sa kulay ube. Lalagyan natin ng kulay ube. Ito po is ube powder. So, isasama natin sa galapong para nun medyo lumagkit siya. At dito po, syempre, kailangan natin ng coconut milk. Okay. Kailangan natin ng mga pangkulay. Itong green. Lalagyan natin itong red kasi ito magiging pink. Then, itong yellow. Then, yung green. Lagyan natin ng pandan flavor. So, yung ube, pwede tayong maglagay ng ube color flavoring. Then, para mas masarap, optional, lagyan natin ng vanilla extract. At syempre, kailangan din po natin dito ng tubig, water. Okay, so ito po ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng ating ginataang bilo-bilo. So, ang gagawin natin dito guys, iboboil muna natin itong tapioca pearl. Then, itong mga kamote na ito ay ikakat natin. Ihanda muna natin lahat ito. So, ngayon, syempre, before nating gawain ito, itabi nga natin mga ito para maipakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung bilog-bilog. Okay, yung ginataang bilo-bilo. Okay. Pero nun, tuloy-tuloy na yung trabaho natin. So, meron po tayo ditong isang lalagyanan. So, ang gagawin natin dito, so, itong glutinous rice flour. Ito po ay glutinous rice flour. So, galapong ito eh. Hindi siya flour eh. Kasi parang galapong siya kasi, yan oh, para siya. Hindi siya yung powder na powder eh. Kasi ito talaga yung ginagawa ko. Kasi ito yung pinakamagandang gawin yung ginataang bilo-bilo eh. Oh. Bibili dito. Mochi ko. Okay, mochi ko. So, ayan. At ito guys, lalagyan natin ito ng sugar. Hindi masyadong maraming sugar tayong ilalagay dito. So, ang gagawin natin dito. Luan natin ng, kasi hindi dapat siyang masyadong matamis naman. Okay. This is white sugar. Yan. Mga 3 tablespoons.
gusto nyo, tamisan nyo. Kasi pag ginawa natin yung ginataang bilo-bilo, lalagyan pa natin yun ng sugar. So, okay. So, haluin natin. Kakamayin ko na ito kasi mas magandang kamayin ito kasi pag pinaghalo-halo natin yung ito, pag bubuo tayo nito, kailangan halo. Diba? Hindi naman siya yung powder. Talagang galapong siya na pinatuyo. Pinatuyong galapong. Galapong na siya na pinatuyo. Then dito guys, ang ilalagay ko dito, coconut milk. Dahan-dahan ha. Kasi hindi dapat siya na masyadong lumambot. Kasi yung bilo-bilo, medyo pag malambot siya, mahirap bilugin. So dahan-dahan natin lalagyan ng coconut milk. Yung gusto nyo, tubig. Kaya lang, syempre, pagkata nilagay natin, mas malasa yung magiging bilo-bilo. Okay, so dapat ganito yung texture niya, oh. Matatantya naman natin. Yun, pag pwede ng bilugi na ganyan, dapat ganyan. Kasi pag masyadong matubig, mahirap bilugin. Nahuhulog siya. Okay, so palagay ko, pwede na to. Ang gagawin natin dito, guys. Okay, form lang natin ng lag. Then dito, guys, gusto nyo, gumamit kayo ng pang-measure at i-measure nyo para pare-pareho siya. Hahatiin natin ito sa lima. Okay. Nagawa tayo ng 5 colors. So, itong white. Okay. So, itong ube, konti lang. Mas konti itong ube. Then, here, meron tayo ditong isang lalagyanan. Then, dito guys, meron tayo dito yung, ito yung ube powder. Okay, pagsamahin natin. Then dito, lagyan natin ng konting coconut milk ulit. Pakonti-konti. So, para maging makagawa tayo ng kulay ube. Okay. Then, ganito rin yung gagawin natin dun sa iba. Kaya lang, wala namang ube powder. Huwag na tayo mag-add doon ng, ano, ng gata o nitong liquid. Basta't lalagyan na lang natin ng liquid na color. Okay, then dito guys, lagyan pa natin ng konti. So, itong halos 2 cups na coconut milk, naubos natin ito doon sa ating glutinous rice flour o yung galapong. Okay, so pwede na to. Pero napansin natin, meron pa siyang puti-puti. So, ang gagawin natin dito guys, para maging ube siya lahat, mawala yung puti-puti, mag-add tayo nitong ube coloring. Okay. Para mawala yung puti-puti nung ube. Ay, nung galapong. Okay, guys. Palagay ko okay na ito eh. Ngayon, kung hindi pa kayo kontento dito sa kulay, pwede tayong mag-add nitong ube color pa. Pero para sa akin, okay na ito. Kasi pag naluto ito, medyo titingkad pa siya. Okay. Okay, so ito na yung, ito mo, diba ang ganda? Ito yung kakalabasan ng ating ube bilo-bilo. Okay, so gagawin pa natin yung ibang kulay. So magpapalit ako nitong veneer na gloves. Okay, para magawa natin yung ibang kulay at ganito rin yung gagawin natin. Ganito din yung process. Okay, guys, so ito na yung ating last na ginagawa. So ang ipinangkulay lang natin dito, itong pandan flavoring essence or pandan green color. Ito yung para sa kulay green natin.
So, yung ibang gulay, nagawa na natin, guys. So, okay na ito. So, ngayon, narito yung kulay ube. Narito yung pink. Then, narito yung dilaw. At narito yung ating white. Ay, nahawakan ko pa magkulay green. Okay, so, naihanda na nating lahat. So, ang gagawin natin ngayon dito, guys. So, kasi ihahanda pa natin yung ibang mga kailangan natin. Ang gagawin lang natin dito, ilagay muna natin siya dito sa isang plastic wrap. Balutin muna natin para hindi ma-dry. Okay, pero hindi po natin ito lalagay sa ref, ha? Hindi pwedeng ilagay ito sa ref. Susunod natin gagawin, pagkatapos natin na na-boil yung ating tapioca pearl, ang gagawin natin ngayon, bibilog-bilugin muna natin itong ating mga bilo-bilo. So, unahin natin itong white. Okay. So, depende sa inyo, guys, kung gaano kalaki ang gusto nyong maging bilo-bilo. Pero ako siguro, mga ganyan lang siya. Yan. So, unahin natin yung white para noon hindi siya kumulay dito sa ating kamay. Okay, kasi para yatang hindi magkasinlaki, ah. Okay lang. Kasi hindi naman natin ito ititinda. Kakainin lang naman dito sa bahay. Okay, so huli nating ginawa itong kulay ube. So ayan, natapos na natin. Ito lang ang matagal dito, yung magbilog-bilog. So, ito yung last. Maliit lang siya. Mas maganda may ganito eh, hindi siya dumidikit. So, itong green at saka yung yellow. May tiko konti siya, so pinagsama ko lang. Okay, so ngayon, tapos na natin itong ating mga bilo-bilo. Medyo naparami yung ube kasi nga nag-add tayo ng ube powder. So, narito na. Then, narito yung ating sweet potatoes, yung kamote. Narito yung ating saging, sweetened na banana. At narito yung ating langka or jackfruit. Okay, gagawin na natin itong ating ginataang bilo-bilo. Okay, ang gagawin natin ngayon, meron tayo ditong isang medyo malaking lutuan. So, kailangan malaki yung lutuan natin para malaya natin siyang mahalo. Then, narito yung ating jackfruit sa lata. So, itong syrup nito, ilagay natin. Kasi, nandyan yung lasa nung langka eh. Then, lalagay po natin dito yung ating gata. So, bali, gumamit ako dito ng 4 cans of gata. Then, itong tubig. Okay, papakuluin natin ito. Pag kumukulo na, ilalagay natin yung sugar. Okay, then ngayon, kumukulo na itong ating gata. So, ang gagawin natin dito, ilagay natin itong sugar. Okay, guys, ang paglalagay ng sugar dito ay depende po sa gusto ninyong tamis nitong ating ginataang bilo-bilo. So, itong nilagay ko, naglagay muna ako dito ng 2 cups. Then, titikman natin ito paminsan-minsan at mag-a-add tayo kung gusto natin.
dito ngayon. Itong ating kamote, ilalagay na natin. Okay. Sobrang mainit. Okay, then ngayon. So, medyo luto na itong ating sweet potatoes. Okay. Then, ilalagay na natin itong ating mga bilo-bilo. So, unahin natin itong kulay white. So, bilisan natin. Kasi marami itong ating ilalagay. So, inuna ko muna itong white. Then, isusunod na natin yung mga iba-ibang kulay-kulay natin. Okay. So, turn off ko muna itong camera, guys. Okay, then ilagay na natin yung ating mga kulay-kulay dito. So, pag ito lumutang, so, luto na ito. So, ang gagawin natin, guys, ilagay natin itong langka. Okay, yung saging at saka yung tapioca pearl. Sa last natin ilalagay yun. Okay. Kuluin pa natin ito. Diba? Ang ganda, oh. Ang cute, ah. Okay, so hintayin natin lumutang lahat yung ating mga bilo-bilo na kulay-kulay. Okay, then ngayon, palagay ko, luto na ito eh. Medyo pinaka last na lumutang yung kulay purple. Siguro kasi medyo mabigat siya dahil nilagyan natin siya ng ubi powder. So dito, ilalagay natin itong ating saging. Haluin natin. Okay, at ilagay na rin natin itong ating tapioca pearl. Okay. Ang dami, ah. Napuno na itong ating lalagyanan. Okay, then ngayon, pagkaraan na ilagay na natin lahat yung ating mga ingredients. So, okay na ito, guys. So, ang gagawin lang natin, i-turn off na natin yung heat. Kasi, pag medyo lumamig pa ito, magtitikan pa siya. Okay. Ngayon, kung gusto nyo naman, magtunaw kayo ng flour doon sa tubig, lagyan nyo para mas mag-tiken siya. Pero sigurado ko ito. Pag nag-cool down ito, medyo mga 10 minutes pa at mag-tiken ito. Okay, guys. Pagkaraan ng halos nasa 5 minutes na na-turn off natin yung heat. So, narito na yung ating ginataang bilo-bilo. So, nag-tiken na siya, oh. Okay, pwede natin itong iserve ng mainit o malamig. Okay, then ngayon, ang gagawin natin, kakainin natin ito. Ihahanda ko po ito sa medianoche mamaya.
Gagawa pa tayo ng sumang malagkit at ito po yun. Yun po yung kasabayan nito. Okay, sana guys, nagustuhan nyo yung pagkakaluto natin dito sa ating colorful na ginataang bilo-bilo. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye. Tingnan nyo, oh. Mas tumatagal, mas nagtitikan siya. Okay.